to escort him at dalhin siya where I am or tawagan ako, ako ang pupunta at mag-usap kami. Alam mo, sa Giranto, walang mananalo dito. Puro talo tayo lahat. Sayang ang gastos ng bala pati armas na wala namang kakwenta-kwenta. At may mga tao na ayaw, you know, they don't give. Maski kunting pag-asa lang na magkaroon tayo ng kapayapaan. I do not have any problem with Nor. We are agreed in principle na mag-usap para to resolve the conflict, the history of Mindanao. Wala rin akong problema sa Imai. Pero may problema ako sa Abu Sayyaf because they are terrorists. And they kill buta ng ulo, sa harap ng mundo, civilian o sundalo. You know, I hate to see this. Ang lola ko, Maranao, Murok. Kaya ako every time ang bakbakan, malanaw man o dito, nasasaktan talaga ako. Ano, in the olden times, yung kwento ng aming mga minuno, na the Tausug warrior is an honorable man. Eh, bakit pa yan na? Tutulan ng ulo, mga hostage sa hindi trabaho ito ng totoong Tausug. Something is going wrong somewhere. Kaya nakikiusap ako sa mga Tausug, sama, Yakan, mag-intindihan na lang tayo. At, you know, we craft the Philippines, gawain natin itong Pilipinas na magustuhan ng lahat, walang nalulugi. Ngayon, kung mag-usap tayo at gusto talaga ng mga kapatid natin na dito sa Muro side, gusto nila federal system, o di okay. Ano kasalanan natin magpapatayan tayo na wala? We know, I know, ang Christianos, no. Ang tatay ko, no. Punta niya dito sa Mindanao, na nauna ang Muro dito na reliyon, Muslim. By 100 years or 70 years, bago dumating ang Kristyanismo. But that alone, hindi natin kasalanan. Ang nag-umpisa nito, ang mga Espanyol pumunta dito. 1571, they landed in Leyte, bringing a religion, Christians. Then, ang Amerikano cultivated Mindanao. Tapos sabi, come to Mindanao because it is the land of promise. Ano pa naman kasalanan ng mga namin? Nag-asawa ang tatay ko ng Lady Moro. Malay ko kasalanan ko sa mga Espanyol dito na hindi man amin alam na ganito ang sitwasyon. Eh bakit tayo magpapatay? Eh magkwintuhan na lang tayo. Of course, ngayon alam na namin. Kaya ako, kung tanong ngayon mo ako Bisaya. Kung hindi talaga ako nakatira ng Cebu kailanman. Lanao pa, sandali. So, pakiusap ko lang sa lahat, mga Abu Sayyaf, putulan ninyo ng ulo. Ano ba? You know, ikaw kung warrior ka, isang bala lang. Kaya sabi ko sa mga sundalo, huwag ninyong gawin ng parakrakan niyang muka, sirain ang katawan. For what? You think Allah would be happy to see you do that? In the name of Allah, you kill. Tapos, unnecessarily, you mutilate the body of a human being. Napaka-ano naman, kasi noon ang kwento, yung mga Tausug is, pag nag-break ka ng ano, word of honor, patayan yan.
Pero it has deteriorated into some kind of cannibalism. Kaya ang order ko, sundalo, isang bala, pag natumba na, huwag mong aksayan ang panahon, huwag mong sayangin yung bala. Move on to fight another day. Sabi ko sa kanila, huwag kayo magtinin ng galit. Kaya may pinapaintindi tayo itong muro ng Mindanao na ang sitwasyon, walang kasalanan niyan yung mga Espanyol. Eh, di ko hindi pupunta si Magellan dito, di puro muro tayo lang, puro Muslim tayo. Ano ba naman kasalanan ng mga Bisaya? Ano ba naman kasalanan ng Tagalog? Ano kasalanan ng Maranao? Sama. Sana maintindihan nila yan. Ako, ayaw ko talagang, every time may makita ako, kiabos kaya po, nasasaktan ako. Totoo lang. Ngayon, itong mga naiwan na pamilya sa sundalo, ng mga sundalo, I'd like you to know that ano kayo, automatic member kayo sa 4Ps. So may kontempera dyan buwan-buwan sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. O may bigas ka na, tapos yung 4Ps may isa pa, tapos kunting pera. Now, alam mo, sinabi ko na rin ito sa lahat. Tayong mga lalaki, wala tayong takot ng kamatayan. Alam natin mamamatay talaga ang tao. We can choose where to die. Saan tayo magpakamatay o saan tayo mamatay. We can choose the cause. Bakit tayo nagpakamatay? Alam natin kung gusto natin paano tayo mamatay. Sa gira ba o saksakan ba o bintana ng droga? Ang hindi natin talaga alam, kailan tayo mamatay? Kung yan ang tanggapin ng lahat, hindi lang sundalo, pati lahat kayo dito, mga kapatid ko. Lahat tayo mamamatay. Kailan? Yan ang hindi natin alam. Marami namang sundalo ang nag-retire. Libo-libo rin yan. Marami rin naging heroes. Itong lahat namatay, binibigyan ko ng saludo. Hindi ako nagsasaludo. Kailan man, sir. Pag hindi ako nagrespeto sa tao, you can never see me salute. Ngayon, ugali ko, may pagkabastos, pero itong nagpakamatay sa bayan ng Republika ng Pilipinas, where I am now the president, of course, I consider everybody there, the fallen heroes at the back, all heroes yan sa Pilipino. Kaya kayong mga pamilya, automatic yan, out of endearments o pakita sa pagmamahal ng isang bayani, enroll kayo automatic mga byuda for peace. Then I have directed itong DILG, hanapin lang ninyo kung saan yung regional office, may directive ako dyan. Yung byuda tanggapin sa gobyerno isang empleyado. At yung lahat ng anak ninyo, i-enroll lang ninyo, ako ang magbayad. Paalamin mo lang ako. O sabihin mo doon sa eskwelahan, sabi ni Presidente Duterte, mag-enroll kami dito, tapos paalamin mo siya, at doon ka magkubra sa kanya ng magpadala ako ng trabaho na, wag na kayo. Sila, sabihin mo. Sabi ni Mayor Duterte, paalamin siya. State colleges or basta public school. Wag muna private kasi ginagawa pa namin yung furniture. Next year, kung maawa si Allah, then you have, ako na ang magbayad, kindergarten hanggang high school. Pagka college, kung bugoy, magsundalo ko na lang. Ayaw mag-aral.
hanap tayo ng away. Kung wala ng away, panang panahon. Kung hindi, marunong, patuloy natin ang scholarship. Tapos yung at least may trabaho, may dalawang sakong bigas kayo, automatically enrolled kayo sa 4-piece, the one sack of rice. And as a soldier, ipatuloy ko yan, paski wala nang patay na, patuloy ko yan sa pamilya. Ang eskwela, ako na, ako na, akin na yan. Bigay mo lang yung problema sa aking pag-aaral ng mga anak ninyo. I am sorry that this has to happen. I do not want it happen again. Kung maaari lang, at saka may pakiusap ako, kung hindi lang man tayo magkaintindihan, eh huwag mo naman yung mga ganun na style na sirain mo ang katawan ng tao. Wala sa akin yan. Eh lalaki tayo, alam natin mamatay. Kaya siguro hindi ako nagsundalo kasi takot ako mamatay. Alam natin yan. So huwag na natin yan. No? You are not a warrior. Kung ganun ang hindi naman tayo mga taga-Arabo. That is not our culture. Our culture before the religions came in, before the Islam came to the Philippines at yung Christianos, we are all Malay. Kaya magkamukha tayo ng mga Indonesian pati Malaysian. Malay tribe tayo. Ang mga batasan ng ugali ng mga Malay, hindi gumagawa. Ngayon ang Arab, marami namang Arab, Egypt, Libya. Ganon tayo, depende lang kung sinong nakahawak na gobyerno noon. So, pakiusap ko, kung away lang man, fight. But do not add grief to the family by destroying the body. Kailan man, hindi talaga ako papayag na gagawin ng gobyerno yan. Hindi talaga ako papayag yung brutality, cruelty ng ganon. Sabi ko, isang bala lang, iwanan mo na. Kung nalaman mo, patay na. So, I hope that nakinig lahat, may 4-piece, kayo kinukuha ko yung pangalan ninyo, ang asawa kailangan magkatrabaho. Either national or local. Basta hanapan ng trabaho. But preferably sa national. Kasi pag walang iba, sabihin ko sa DILG, hanap ko ng program dyan na para ang mga biyuda makatrabaho. Kung ng sweldo at yung mga anak, i-follow up ninyo para makapag-enroll. Ngayon, lahat na problema ninyo na kaya ninyo, mayroon mga benefits. As a soldier, mayroon yan. But I have a program na nire-reserve ako, yung mga problema na hindi na ninyo kaya, talagang wala kayong makapitan. May naiwan ako na number. Tawagan lang ninyo, sabihin ninyo ang problema. At kung sino yung tao dito sa gobyerno na matawagan ko, siya ang maghanap ng solusyon sa problema ninyo. So, and I would like to extend, I share my grief. Not only to the foreigners, everybody who died. Nakikiramay ako sa pag hindi natin pagkaintindihan. We want to end this war. I do not want to continue even for a day sana. Walang sundalo dito na gusto magpakamatay. May mga pamilya yan doon sa ibang Luzon, sa Bisaya. So why would we just insist on finding a reason, maghanap ng rason para magpatayan? Sana, I said, I implore the divine intervention of Allah para magkaintindihan. Thank God. Maraming salamat po.